Hello mga bro, ito na. Ito na. Magpapalit na tayo ng timing chain at tensioner. Spring tensioner pala. Yan. So, papakita ko paano natin kakalasin to. So, unang step, kalasin muna natin itong change lever. To change lever pedal. Na ano. Gamit lang kayo ng ano, 10mm. Yan. Para makalas yung bolt na yan. 10mm po yan. Yan. Pagkakalas nyo yan, pwede nyo nang hugutin, dahan-dahan lang. Yan o, yun. Tapos, ito na, sunod natin yung apat na bolt flange. 8mm ang size. Yan, yan o. Yung mga tinuturo ko, yan. Apat lang po yan. Apat. So, gagamit tayo ng T-wrench na 8, pang 8mm. So, ito. Yan, guys. O. Yan. Bakit mabilis ko siyang kinakalas? Mabilis ko na siyang kinakalas kasi nakalas ko na yan. Bali, ito, dinedemo ko lang kung paano siya kalasin. Excuse me po. Yun. Pagtapos nyan, tabi nyo yun, kalasin nyo itong left crankcase cover. Yan. Sa pagkakalas naman, uga-ugain nyo lang ng paunti-unti at matatanggal din yan. Yun, kikita nyo dyan yung ano, kikita nyo dyan yung stator natin na naka-rewind, naka-full wave yan. Nagdagdag ako ng ano, kapal ng coil para malakas magkarga. Sunod naman natin yung ano, yung nut flange ang tawag dyan. Ang size po nyan ay 17mm. So, yan. 17mm yun, o. Yun. Sa pagkakalas naman yan, yan. Yan, o. Nakalas ko na yan mga bro. Papakita ko lang kung paano ko siya kinalas kanina. Para at least hindi masyadong matagal yung video. Ayan. Pwede kayong gumamit ng ano dyan eh. Nakikita nyo ba yung dun sa may taas ng magneto? Yung umiikot na bilog. Yung parang may nakapatong dun na bakal. Pwede nyo gamitan ng ganyan no. Yung socket. Ano? Pang socket. Tapos ikalang nyo dun sa may pinagtanggalan ng kambyo. Tsaka nyo luwagan kung mahigpit masyado. Pero dito, papakita ko kung paano ko siya kinalas kahit mahigpit. Yan, gamitan nyo lang ng ano, back wrench, tas paluin nyo. Yun, ganun, pakaliwa. Pakaliwa yung palo dyan. Yan, nakakalas po yan. Sigurado yan. Yun. 17mm po yan. Yan. Ngayon, hindi nyo makakalas yung magneto na yan. Hanggat hindi kayo gumagamit ng magneto puller. Yun. Yan. At para sa mga nagtatanong sa size ng magneto puller ng mga 100cc, ang size po niyan ay 27mm. Yun. Ayan. 27mm po yan. Ayan. Una is, salpak nyo muna yun, yung nasa may unahan. Ayan, i-thread in nyo muna. Pag naramdaman yung humigpit, ayan, hantay nyo humigpit. Ayan, tama na yan. Kamayin nyo lang. Okay na yan. Sunod naman natin tong bolt niya na 17. Yan. Maramdam, matigas yan eh. Ngayon, kukontrahan natin yan. Gagamit kayo ng adjustable wrench or katala. Yan. So, kukontrahan lang natin yan para hindi umikot. You know. O, tapos, iikutin natin ng pahigpit, pakanan. Yung, yan. Pahigpit, yan ah. Ganyan yung, ano ah. Ito, pabaliktad naman. Paluwag naman yung style. Yun. So, higpit hanggang makalas yan. Mararamdaman nyo yan. Makakalas din yan. Oo, diba? Oo, yan o. Ito yung flywheel natin or magneto flywheel. Kung tawagin. So, kalasin natin to. Magneto puller. At itabi natin. Itabi natin yan. So, dito, makikita nyo naman yung ating mga tawag dyan. Starting sprocket setting plate. Yan yan. Starting sprocket setting plate. So, luwagan natin yung bolt flange niya. Para ilis nyo lang. Huwag nyo nang kalasin. Okay lang naman yan eh. Yan. Makikita nyo yung ano natin dyan. Starter. Starting sprocket. Tsaka starting chain. Yan o. Tatanggalin natin yung starting chain muna. Yan o. Yan. Pwede din yan. Tanggalin nyo muna yan. Pero wag na lang kasi yung chain na lang yung tanggalin natin. Yan, chain na lang muna.
balik na lang natin yan mamaya. So dito, hindi nyo makakalas yung starting sprocket na yan hanggat hindi nyo nakakalas tong ano yan, kunya or yung woodruff key. Yun, woodruff key ang tawag dyan sa katalogo. Woodruff key, yan. So para kalasin yan, gamit na lang kayo ng flat screw para hindi masyadong mabungi. Yan, so palu-paluin nyo lang. Makakalas din yan. So, dahan-dahan lang guys, ha. Kailangan sentrong-sentro yung palo nyo. Kasi kung hindi sentro ang palo dyan, pwedeng lumuwag yung slot nyan. Yung slot. Yung pinaglalagyan yan. Yan. Nasungkit-sungkitin nyo lang. Makakalas din yan. Yun. Tumalun. Ito siya. Half moon. Yan. Yung half moon niya, yung pa-curve, pababa yan pag kinakabit. So, dikit natin dito para di mawala sa magnet. So, ayun. Pwede natin kalasin tong starting sprocket niya. Yun. Starting sprocket. Yan. Ngayon, kakalasin naman natin yung dalawang ano dyan. Flat screw. Ah, ito muna. Tanggalin muna natin tong ano niya. Starter chain guide. Yun. So, dalawa po yan. Gamitan natin ng impact drive. So, mumurahin lang din yung impact drive ko. Pero, nakakapagkalas naman din yan. So, importante, meron kayong ganyan, mga bro. Yan. Tsaka matulis gamitin nyo para, ano, saktong-sakto lang dun sa flat screw natin. Ang size po nyan is 6x16. Yan. Sa video na yan, medyo napudpud ko kasi sobrang tigas tanggalin. Napudpud ko yung, ano niya, cross niya. Yan o. Napudpud ko yan, kaya papalitan na lang natin yan. Mura lang naman yan. Ayan. Ayan. So yan, pukpukpukan nyo lang. Sa pagpukpuk naman, kailangan nakapihit kayo pakaliwa para ano, diretso siya pagkapukpuk. At the same time, may tension na pakaliwa para mabilis siya makalas. So, yan. Pagkakalas nung dalawang 6x16, ito naman, gamitan nyo ng vice grip na lang. Pero huwag masyadong mahigpit, ha. Sakto lang na ano, sakto lang nakakapit dyan para lang makalas nyo yung oil separate plate. Yun. Kalas na agad, diba? Oil separate plate. Yun. So, dito, makikita na natin yung yan, timing chain natin. Yun. Kita nyo? Yan o, mga ano yan? Ito yung push rod ano natin, tensioner. Ito naman yung bolt niyan, 14mm para makalas yan, you know. Luwagan niyo lang yan. Kita niyo yung washer tsaka spring. Yun, yan yung spring tensioner natin. Yan yung kadalasan na pinapalitan kapag maluwag na yung ano natin, timing chain. Pag lumuluwag siya. Yan. So ito yung bago, no. So tingnan yung pagkakaiba. Tatapat ko, ha. Yun, di ba? Oh, kita nyo? Tignan yung bago, tsaka luma. Ito yung luma. Ang ikli, no? Yung bago, ang haba. Ibig sabihin, mahina na yung tension ng spring. Di ba? Mahina na yan. Kaya pwedeng lumuwag na yung timing chain nyo dyan. So, ito, bago, asalpak natin yan. Pang Honda, guys, kasi hindi ako nakapag-order sa SIM. Yan, ito naman yung ano timing chain natin. Ito, sa Honda na rin ako bumili. So, ito yung bilhin nyo, mga bro, ha. 25H by 88. Yan, 88 dapat. Kasi yung una kong nakuha 84, sabi ko ba't ang ikli, yun pala. May mali. Yun, mali yung nakuha kong timing chain. So, 88, tatandaan nyo yan. So, dito naman sa pagkakalas, tanggalin nyo lang yung bali, dalawang bolt flange dun sa right side, tsaka yung sa center. Yung center naman na bolt flange, nakakonect lang din dyan sa sentro ng ano natin. Left cover natin sa cylinder head. So ayan, may dalawang ano dyan, knock bolt ang tawag na 8mm. So yan, kalasin nyo muna yan. Yun, gamit kayo ng 8mm ulit para makalas. So yan, kalasin nyo yan. Ito, dalawa po yan. Yun, hanggang sa humiwalay yung, yan, yan o, pansin nyo, ganyan, o, gumagalaw pa yung ano natin.
tensioner arm. Yan, so ito yung cams, tanggalin ng cams bracket. Yan, yan po yung cams bracket. Bakit tinawag na cams bracket? Kasi dun siya nakakabit sa ano, sa may cam ano natin, camshaft. Ito naman, kalasin natin yung bolt flange dito sa may gilid ng block. Gamit tayo ng 12mm. Ayan, 12mm. So, focus natin. Yun. Ayan. Nilagawa ko lang detalyado mga bro, para at least, diba, dun sa mga baguhan, is hindi sila maano, medyo mahirapan. Medyo mapadali na lang sa kanila to. So, dito, habang niluluwagan ko siya, hinahawakan ko yung ano dyan, roller guide, no? Cam chain roller guide. Cam chain guide roller, pwede rin. So, makikita nyo yan. Cam chain guide roller. So, kalasin natin tong ano, timing chain natin. Yun, ito yung ano, cam chain tensioner roller naman. Marawag dun, cam chain tensioner roller. To makakalas na po natin yung timing chain dyan. Yun, makakalas na natin yan. Pero hindi palabas dyan, kundi dun sa head. Kaya ako hinawakan yung ano dito. Kasi ito, susungkitin natin yan. So, ito. Yan, dukutin nyo lang. Dukutin nyo lang yung timing chain. Nahugot ko kasi dun eh. Dukutin nyo lang yan. Tulak nyo. Paharap. Papunta dun sa head. Hanggang sasungkitin nyo, you know. Susungkit din yan. 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 Yun. O, pagkasungkit nyo, tsaka nyo ngayon itulak yung cam chain roller guide. Yan. Yan. Yun. Ito yun. Yung cam chain guide roller or cam chain roller guide. Pwede rin naman. Yan. So, pinapalitan din yun kapag pudpud na siya. Diba? So, sa case natin ngayon, di pa naman. So, ito. Oh, medyo okay pa naman tong timing chain na to, kaya lang 10 years na rin in service, kaya sabi ko palitan ko na lang din. So ito, Honda, baka naman. Yan. SOM yung motor ko pero Honda ginamit, no. Yan. So ito yung bago nating timing chain. So pinag-compare ko sila, wala namang masyadong pagkakaiba. Same na same pa naman, kaya lang kasi syempre iba pa rin, 'di ba? Pag palitan na lang ng bago ulit. Kasi, parang meron na rin ano yan eh. Medyo may konting luwag-luwag na rin yan. Nakadagdag sa ingay, kalansing. Kaya, palitan na lang ng bago. Mura lang naman yan. Wala pa namang, ano yan, 500 eh. So, mas maganda kung original bilhin nyo. Kahit mga pang Honda, pwede na. Ito, gagamit tayo ng spring, guys. Bakit? Makikita nyo mamaya kung bakit. Yan. Kinawit ko lang yan, oh. Yan, paano tayo magpapalit ganito? Pasok nyo yung spring diyan. Diba? Pasok nyo yung spring. So dito, papakita ko kung yung paraan na medyo may pwede kayong magkamali. Ito. Ito din, okay yan. Ito yung papakita ko yung paraan na kung saan nung nagsisimula din akong magpalit nito is hindi ko alam kung paano ilalagay ng tama. Demo ko lang din dito. Yan, dito. Ito yung ano natin, roller guide, di ba? Yan. Yan, huwag kayong maglalagay diyan na part. Diba? Huwag kayong maglalagay diyan kasi pwede kayong magipit. Yan, hindi pwedeng maglagay diyan. Kung maalala nyo, doon natin kinalas yan sa may bandang cylinder head. Yan, kung saan may part na may alambre. Diba? So, may inalambrehan ko yan. Kahit isalpak mo yan diyan, medyo mahirapan kang ilagay yan. Hindi yan papasok. Maipit. Diba? Yun, gumulong pa eh. So, dito natin siya ilalagay sa kabila. Dito. Yan. Diba? Yun, lagay nyo lang dun sa may timing, ano natin, timing sprocket dun sa may, ano, sa may sigunyal. Yan. Ayun. So, sa paraan naman ng paglalagay, ito, huwag yung kalimutan yung washer ng bolt natin. 12mm. So, itatapat nyo yung butas, no? Tatapat nyo lang yung butas, tsaka nyo ipapasok. Yan. Para hindi makalas. Makita nyo yung butas nya kanina. Doon nyo lang itatapat yan.
Yun, ganyan po. So yun, kita nyo nakakabit na rin dyan sa may timing sprocket sa sigunyal. At dito naman, tsaka nyo ilagay yung ito, yung ating cam sprocket. Yan. So hindi ko muna ipapakita dito guys yung kung paano natin siya ita-timing ha. Tsaka ko na lang i-demo sa inyo yon. Dito lang ipapakita ko lang kung paano yung paraan ng paglalagay ng timing chain. Kasi ibang topic na rin yun eh, yung pagta-timing naman. Saka ko nagagawa ng video yon. Yan. You know. Diba? Oo. Yan, makikita nyo kung paano ko nagkakamali. Yan. Diba? Yan. Paano ko nagkakamali dyan. Yan. Yan, lagay niyo lang yung ano, yung knock bolt natin. Yun. Lagay niyo lang 'yan. Tapos ito. Panghuli, papalit tayo ng spring tensioner. Yun, Honda pa rin. Yan. Honda, pwede naman 'yan, huwag kayong mag-alala. Yun oh. Kita niyo kung gaano siya kahaba. 'Di ba? Imagine niyo na lang yung pwedeng ano, yung nabawas dun sa original oh. Sobrang ikli na. So kabit na natin yung ano bolt niya with washer. Huwag niyo kalimutan yung washer, guys. Yan. So, sa pagkakabit nito, ayan, linisin niyo mabuti yan. Yan, unahin niyo muna yung ano push rod natin. Yan, tensioner. Tapos isusunod niyo yung spring. Yun, papasok yan sa ano, sa may bandang puwet ng push rod. Pagkatapos, yan, napansin nyo, yan kasi yung tumutulak dun sa ano eh, sa may arm, diba, sa cam chain tensioner arm. Yan, siya yung tutulak dun para magkaroon ng tension dun sa may ano natin, timing chain, para hindi siya maluwag, di ba? Yan o. Pansin nyo. Yan o. Oh. Oh, mahigpit, di ba? Okay na. Wala nang luwag. Yan. So, hanggang dito lang muna yung video natin, mga bro. Abangan nyo yung part 2. Kung nakatulong sa inyo itong video na to, sana huwag nyo kalimutang i-hit yung subscribe button, no? At yung notification bell. Yan. Parang ganyan. Para ma-notify kayo sa mga future uploads natin. So maraming salamat sa inyo lahat at magandang araw.